pinagpalang, gabi, mga kakaka. Tortang mushroom. Ito ang pagkain nandito sa bahay, itlog mushroom. Tapos, nag-keto brumilti muna tayo. Para maiba naman ang after ng bagyo, tayo mag-milti. Time na mag-pray. Pagpalang Diyos sa mga Panginoon sa lahat. Salamat po sa pag-iingat mo sa nagdaang bagyong Ulysses, Panginoon. Lord, may mga tatlong low pressure areas naman po, Panginoon, na papasok sa bansa ng Pilipinas. Patuloy niyo pa rin po yung pag-iingatan. Panginoon, yung mga manasalanta, i-comfort niyo po sila, bagamat wala po kaming magagawa bilang tao, Panginoon. Ikaw po na Diyos, may magagawa para sa kanila. Yung po mga lumubog ang bahay, Panginoon, sana makarecover po sila ng maayos, Panginoon. Lord, tinatapos ko po yung pagkain ito. Linisin niyo po, pagpalaan niyo po sa tayong mga na yung aramis Jesus. Amen. Daming naapektuhan ni Ulysses. Tortang. Tortang kabute. Hindi yung nakalabas. Ayoko rin naman lumabas. Hindi ako nakapasok. Tulad ng pinos ko kanina. Ang laki yung tubig dito sa amin. Buti tumigil. Di na ako nakapasok kasi 6 a.m. ang pasok ko. Pag-isip ko ng 5 o'clock. 5:30. Nagsisimula lang tumaas yung tubig. Ayoko naman i-sacrifice yung health ko. Kasi nga may mestin niya gabis ako. Bawal ako magpaturok ng mga anti-rabies, anti-tetano, para magkakaroon siya ng masamang epekto sa aking kalusugan. Kaya for now, dumaan man yung unos, kaya yung mga naapektuhan ng bagyo na sobra, makarecover sila. Hindi natin kontrolado yung mga ganung bagay. Gusto man natin silang tulungan, wala man tayo may tulong. Kung di manalangin at yung child Lord na patuloy silang gabayan, i-comfort sila. Yung ganun pa man, tuloy ang bangi kahit basa ang bunot. Pasabihan po sa amin. Tuloy ang bangi kahit basa ang bunot. Hindi ako nag-hockey. Parang gusto, mas gusto ko yung milk. Ang sarap naman to. Tortang. Tortang mushroom. Na may tortang mushroom na may, wala, mushroom lang siya, mushroom lang at itlog. Ginisa ko yung mushroom, salt and pepper, tapos gilagyan ko lang itlog. Ganun siya. Sabi nito may konting cheese, ketchup. Parang ako kumakain ng pizza, kaso wala naman akong cheese. Sabi nito may konti pang bell pepper. Kaya lang hindi nga tayo lumabas. Pero, ganyan pa man, kahit ganyan na yung luto niya. Yung pagpasasamat natin, nagdaang unos, meron pa tayong makakain. So, sigurado ko ngayong oras na ito, may mga taong hindi nakakakain. Sa oras na ito, may mga taong nilalamig pa. Hindi pa nare-rescue sa bubong ng mga bahay nila. Na sana ma-rescue na sila kung sa Marikina, grabe ang tinaas ng tubig. Pasig, Marikina, Rizal, sobrang taas po ng tubig sa Rizal. Pero ganun pa man, ipagpasalamat natin ang bawat biyaya na sa ating harapan ngayong oras na ito, kung sino man ang kasabay kong kumakain.
Dahil pinagpala ka at meron kang pinakain. Ay, sorry, nalaglag. Ngayong oras na to. Yung bagyong roli po, nag-expect tayo na sobrang lakas. Nagkaroon ng preparation kasi signal number 4 nga ang pagpasok sa Manila. Na, dahil sa biyaya ng Diyos, hindi na nalasa ang bagyong roli sa Metro Manila. Ngayon, siguro dahil signal number 3 lang ang signal na initaas dito sa Metro Manila, hindi in-expect ng mga tao na mas magiging malalakas, mas malakas ang Bagyong Ulysses na pumasok. Nag-start ang hangin kagabi. Napansin niyo sa last part ng video ko. Pinakita ko lang ng video ko. Mga alauna, 12 nag-start na siya. Mga alauna medyo mag-iba na yung tama ng hangin. At ang isang biyaya at pagpapala dito sa compound namin. May malaking puno ng mahogan eh. At santol. Naharang niya yung malakas na pagpasok ng hangin. Kung hindi siguro yung mga yero namin dito nagbaklasa na. Salamat tayo lagi kay Lord dahil hindi man tayo nakapaghandaan. Dahil mas yung role na paghandaan. Bumaha dito sa amin. Tapos yung likod ng bahay namin, creek. Sobrang laki ng tubig. Lahat ng part na lang halos na. Kami hindi nakapasok. Ako hindi rin nakapasok. Hindi ko naman i-risk yung kalusugan ko. At yung mga nandun naman sa duty, hindi rin naman sila nakauwi. Dahil nga sa sitwasyon. Hindi rin sila makakapunta sa mga bahay-bahay nila. Hindi pa po yan natatapos. Kukuha pa po tayo. Sandali lang. At muling nagbalik! Inubos ko na yung laman ng kawali. Hindi kumain yung kaimali ko. Sa mga pakiramdam. Dahil sa naulanan. Inom siya ng Barry Jessica. Kahiga. Doon sa taas na kahiga. Kaya ako lang kain ng kain. Ang lakas ng actually, sa mga na-experience kong bagyo nung medyo bata ako, mas may malakas pa doon. Pero yung nangyari kagabi, dami na-apektuhan talaga. Pero mas malakas sa amin sa Quezon yung Rolly. Yung unang Rolly, tumama. Pero hindi siya tumana ng Metro Manila eh. Mahina. Yung Ulysses, hindi masyado malakas sa amin. Pero ang lakas ng dating dito sa Manila. Hanggang bukas, declare holiday ng Malacanang mga government. Kaya yung mga flexi schedule dyan! Hindi kasi kami flexi schedule na. Flexi A at flexi B. Hindi kami katulad ng mga flexi A at flexi B na pag sinabing holiday, hindi sila pwede pumasok. Hindi naman siya. Hindi sila papasok. Mabigi o nga, dalawang araw ang off mo. Ako absent kahapon. Ay, hindi ka, absent ako ngayon. Dapat duty ako kasi hindi ako sama sa flexi schedule. Kaya lang hindi talaga nga kayang pumasok. Pero sa totoo lang, ang lapit ka ng bahay ko sa trabaho. Siguro 3 minutes drive lang pag nakamotor. Kaya lang, hindi na nga kaya lumusong ng motor ko sa baha.
the same time, hindi nga, baka magkasakit nga ako. Eh, pag nagkasakit pa naman ako, hindi pang karaniwang sakit ng tao. Risky. PWD po ako. Meron po akong PWD card. Ang ginagawa ko lang naman itong pagbibideo na to. Kasi, una, ma-inspired ko yung mga kapwa ko. May chemistry niya. Grabe. Na hindi pa kung meron sila nararamdaman na ngayon hindi din natatapos yun. Kasi may isang katulad nila na pinagdaanan yung pinagdadaanan nila ngayon. Pero ito sa harapan nyo ngayon at masayang kumakain lagi. Yun ang isa. Pangalawa, sa mga nag-low carb, pinakakita ko yung mga pagkain na kinakain ko as low carb. Ang hindi lang talaga ako nasunod sa mag-low carb is yung pag-intake ng gulay. Medyo madami. Kaya lang, lumit ako, pero pag-lit ko, na ano na siya, tumigil na. Sa aking 3 months. Sabi sa akin nung isang kaibigan ko, nag-low carb na talagang lumit. Bawasan ko ang intake ng gulay, tapos mag-mew ako. Meat, egg, at saka water. O kaya eh, meows and seafoods. Kaya lang, hindi ko maanohan ang hindi mag-gulay ba? Alam mo yun. Milagti tayo. Ito yung milagti na kahit inumin mo araw-araw, no guilty feelings, natataba ka nga. Kasi natural sugar. Produkto to ng keto bro. Dalawa ang nilagay ko dito sa isa. Para achieve ang lasa ng tunay na milk tea. Asarap! Asarap! Kahit nga gawin ko magpakakulit sa puso at isipan ko. Naawa ako sa mga taong apektado ng Ulysses. Kaya lang, ganun talaga ang buhay. Wala tayo magano. Shout out Carl Vincent. Alam ko na safe kayo dyan. Pero ganun pa ma'am. Mag-ingat pa rin kayo. Kasi mataas naman yung area nyo. Ingat kayo dyan. Yung mga pinsang ko dyan, ingat kayo. Malin. Ingat kayo ng mga tsutiyo. Nasa sa, ano po sila eh. Paitay Rizal. Yun. Patuloy po tayo magpasalamat. Kung tayo hindi naapektuhan, pasalamat po tayo sa Diyos. Kasi hindi tayo naapektuhan ng bagyong Ulysses. Ang buhay ay biyaya. Ang paghinga natin ay biyaya. Yung mga naapektuhan, manalangin po tayo. May tayo ng tulong sa Diyos na makabawi. Minsan may isip natin bakit. Hindi natin masasagot eh.
dumadating yata talaga sa amin. Kailangan maranasan. Naranasan ko yun sa Mindoro dati. Lubog ang bahay namin. Rep, mga lahat ng gamit, lubog. Tapos yung bahay namin, ang labas lang, palupuhan. Ang hirap niyan. Wala kang, walang, puti nga ngayon, may rescue-rescue na kami nun. Walang rescue. Bahala ka kung paano ang gagawin yun sa buhay ng pamilya mo. Bakit tuloy lang kami sa bahay ng lolo ko na medyo mataas? Tawag. Lutang, mga hayop, ahas, yung mga ahas. Tumasampas sa mga bahay. Dahil nga baha. Yung tataboy na lang. Tapos yung mga manok, pag dumaan, nuhuli. May stock-stock lang yung buhay pa eh, basa lang. Tapos tinatali para pagtapos nung ano, may pinaing-kain kami. Hindi na alam kung kanina mga manok, bibi. Basta dumaan sa ano nyo, malapit sa bahay nyo. Ano sila yung sumisilong, sumasampa kasi nalulunod na sila. Kinukuha. Yun, naluluto. May pagkain. Kaya, yun muna for today. Tortang mushroom. Yun lang ang nandito eh. Sa aming bahay. Bukas papasok na ako. Kasi baka, wag lang babagyo. Yung bagay, Diyos lang din makakapagsabi kung makakapasok ko bukas. Kasi kung babagyo na naman, tapos yung bumaha na naman, di na naman. Pero kung hindi na uulan, kailangan pumasok kasi yun yung ating sinumpaang tungkulin. O paano? Watch, like, share, subscribe my YouTube channel. Pinagpala tayong lahat. Manalangin po tayo. Humingi tayo ng tulong sa Panginoon para mapaglampasan natin ang mga dumaang sakuna na ito. O paano mga kakaka? Pinagpala tayong lahat. Bye-bye!